So hello and welcome back po muli sa our well place po muli. So update na po tayo with regards sa social games. So meron na lang tayong 4 days bago matapos ang ating January League, no? So congrats sa mga nakapasok sa ating leaderboard. So pwede kayong maka-avail ng mga matic, depende sa inyong napasukan na rankings, no? So pasadaan lang natin kasi nagkaroon sila ng overhaul sa kanilang website. So dito sa website is bagong website nila is makikita niyo na yung mga details about sa games, yung mga pwede niyo malaman, no? So kung i-browse niyo to and i-check niyo isa-isa, malalaman niyo kung ano talaga yung game na social games, no? Yung mga details about sa kanya, no? And take note din, no, may free NFT pa rin tayo, no, basta ginamit niyo yung ating referral code and naka 100% kayo sa referral code natin. So meron kayong free NFT sa akin, okay? So ngayon check na natin tong kanilang bagong website, no? So dito makikita niyo social games, compete for fun and earn. Also, take note din na free to play lang to. Kaya no, start playing for free. And soon din pala yung pagbabaro nyo ng NFT is hindi nyo na kailangan ng MetaMask. So magiging free na talaga yon. I mean, hindi na kayo kailangan magbaro ng tinatawag nating matic sa MetaMask, kumbaga. Diretso nyo na mahihiram yung magkakaroon ng free NFT. No? Pero syempre yung free NFT na yun, hanggang level 5 nyo lang siya pwedeng i-rank up. Okay? So ano daw meron dito sa social games? Pakalagay na dito, 6 game integrated, so different genres ng mga laro, 14 game modes, ang dami, 17 RPG mechanics and 24 heroes. So yung RPG mechanics na yun, yung tinatawag nating district raid. Anyways, i-check natin yan. So meron din dito marketplace, and soon yata baka magkaroon ng buy and sell ng NFT dito. And virtual profession tournaments, eto tayo, syempre dito tayo nagkakaroon ng earnings sa tournament, and then syempre dito sa leagues. Syempre, meron dito itong clans, and then syempre mga prizes, no? Kasi yung token nila is hindi pa siya listed sa tinatawag nating sa mga crypto. So ang main earnings talaga dito is via ranking. Okay, so click natin itong games kung anong meron dito. Ito pala yun. And then heroes, dito sa heroes makikita nyo yung mga special details or yung mga specification, mga kung ano use nitong ano na to, no, yung heroes na binibili nyo, no. Ito mga heroes na to is may rarity ito. Ito yung tinatawag nating R1, no. Ito yung mga basic hero, mabibili nyo to sa halagang 10 USDC. Pero in case naglaro kayo, taggrind kayo and meron kayo na earn ng mga silver star, so mabibili nyo tong mga NFT na R1 sa halagang 250 pesos lang, mga ganun lang siya, no? So mura nyo lang siya mabibili, no? Ang mga regular collection ng R1 is apat lang yata to. Ito nga si Greta. Usually, ito yung borrowed NFT na maihiram nyo, no? So fighter daw yan, nakalagay naman dito. And then take note din, yung mga NFT dito is hindi unlimited, no? So depende lang kung ilan yung na-release nila na NFT. Okay? And then ito si Dr. Healy. So dalawa lang din yan. R1 din yan, no? Kumbaga, regular NFT lang din siya, no? Circulation niya 635 pa lang ang naka-release, oh. Take note, nasa beta phase na tong game na to, no? So 7 months na tayo dito sa game na to, and then still ongoing pa rin tong game na to, and soon magkakaroon sila ng tinatawag natin blockchain na talaga, no? Hindi yung sa bukod sa leaderboards is yung token nila, baka sakali magkaroon na. So abang-abang lang tayo, no? So working and very good pa rin tong game na to. And then kita nyo naman every month is nag-upgrade sila. So may mobile version na rin sila, and soon magiging fully usable na yung mobile version. I mean, magkakaroon pa ng ibang mga play style dun sa ating mobile version. Okay? So ito yung pangalawang NFT nila sa R1. Ito si Haku sa G. Ito yung sa Sumo. So R1 din to. And then ito yung panghuli is si Charlie. Ito, circulation nito is mas mataas, so kasi mas magandang gamitin niya si Charlie na yan. So from here, ito makikita nyo yung R2. Ito yung mga R2, medyo mataas, 25 USDC, kung hindi ako nagkakamali. So ganun ang mga presyo ng mga R2. And then yung, gaya ng sabi ko nga, if mag-grind kayo at makaipon kayo ng silver star, so ma-reduce nyo yung bayad nito. Siguro magiging $20 lang to pag bibili nyo. So mga ganung halaga. Okay? Ang R2 nila is, I think, tatlo lang yata. Ito si Shopper, yung robot. Ito si Watt Rock. Ayan. So tatlo lang yung R2 nila. So ito na yung R3, Rarity 3.
Ito medyo mataas-taas na presyo na ito. Hindi ko alam kung ilan ang i-rate nila eh. Isa, dalawa si Sky. So, dalawa lang yung R3 nila, no? So, yan. Ito yung mga regular collection. And then, meron silang mga limited edition. Ito. Kaso, ito medyo matataas na to. Pero, ang rarity nito is 3 na. Kumbaga, mataas-taas. Malakas to. Maganda to sa, ano, sa cyber combat, no? Pag mag, ano, kayo, magbabattle kayo doon. So, special edition nila is 4, no? 5 pala. May R4 pa sila si Davis. So, ito, Malte. Yan, marami silang mga NFT dito. Kaya lang, syempre, kung kayo is nagko-compete na sa mataas na ranking or mataas na leaderboards, siguro pwede kayong gumamit ng mga ito, no? And then, meron dito maganda, itong Fuse Collection. Itong Fuse Collection is, I think, kung hindi ako nagkakamali, itong Fuse Collection is 3. Si Beijing, Xiao. Itong robot na to. Ito, meron na ako na ito, si Matthew Steel. And then, si Lohan Conan. So, merong 4. Ito, rarity 4 na to, no? Sasabihin ko sa inyo kung paano kayo mag-fuse. So, sa isang rare 5. So, 5 lang yata sila, no? Isang R5, isang R4, isang dalawang R4, and then puro R3. So, paano nyo makukuha yung fuse na yan? For example, kukuha kayo ng rarity 3, ang gagawin nyo is bibili kayo ng dalawang R1. Pag finish yung dalawang R1 na yan, magiging R3 yan. So, ganun lang kasimple, no? Ipapalevel up nyo lang ng konti itong R1 nyo. I think 20 yata. And then, kung gusto nyo naman kumuha ng fuse na R4. Itong rarity 4 na yan. Ang kailangan nyo i-fuse dyan is tatlong R1 or yung rarity 1. Tatlong R1 na i-fuse yan, makukuha nyo yung R4 na yan. Pag yung R5 is 4 naman. So, ganun lang gagawin nyo para makuha nyo yung mga NFTs na yan. No? So, syempre, mas may NFTs kayo at naglalaro kayo sa cyber combat. So, mas maganda yung maaabutin nyo sa ranking. No? Pero, syempre, kailangan nyo ipa-level up yan. Mag-grind kayo. Okay? Access CyberCorp for more details and purchases. Ito yung sa ano na. Kailangan nyo mag-login dito. Okay? So, ito yung mga 3 hero collections. Features, rarity, so regular, use, and limited. So, dito rin, in case meron kayong hindi alam gawin or, I mean, kunyari, medyo naligaw kayo, pwede nyo balikan yung mga videos natin about dito sa games. Marami kong guides dito sa game na to. Kumbaga, balikan nyo na lang para at least in case na hindi namin masagot yung mga questions nyo or tumambay kayo sa Discord server natin every night. Pwede kayong mag-questions na, no? So, nagla-live play kami sa Discord server, okay? And then, ito, how to upgrade your heroes kasi kailangan mo i-upgrade yung hero mo, no? So ito ni-reduce na nila 3 beses, 3 na lang yung gagawin mo dati kasi 4 yan to. Ito na ang gagawin nyo lang is pupunta lang kayo sa tinatawag nating dito sa kasi sa grinders. Sa grinders kailangan nyo ng foods, so mag-ipon kayo ng foods. Yung mga foods na kukuha nyo yan sa sumo, sa paintball, and sa raid district, okay? Hindi, kakain lang kayo, pakainin nyo yan. Pag na-max nyo na siya, so pwede nyo na siyang ipa-level up. So pupunta kayo ngayon sa I think sa market to, i-upgrade nyo dan. And then after na pupunta kayo dito sa earn, kailangan nyo kasi ma-unlock yung skill. So magpapa-ano kayo dito, magpapa-unlock kayo ng skill sa dito sa tinatawag natin sa gym. Then pagtapos doon, so magpapa-rank up na kayo. So pag nagpa-rank up na kayo, is kailangan nyo siya ulit ipa-level. Kumbaga hanggang rank 10 yata ito eh, para ang maximum na level, no? Level ng NFT heroes nyo. Syempre, pag mataas yung heroes nyo, masarap mag-grind sa district raid. Yung district raid, yun yung sa mobile. Yun yung doon kayo magpaparanking sa mobile version or dito sa browser in case wala kayong PC, no? So, earn excess stat with equipment. Ito yung mga function. Ito nakukuha to habang nag-grind ka. Pero itong decode them in your mahangar, itong tanatawag natin crafter decoder, so binibili yan. I think $5 yata or 10, you know? Kasi for example, nakakuha kayo ng mga itong crafters na to. Crafter spear na yan. Pag in-open mo yan dito sa decoder mo, pwede ka makakuha ng equipment. Itong mga equipment na to, pwede mong i-equip sa sa heroes mo. Okay, so maraming dito, hindi lang basta gameplay siya. Maraming din parang
mga dapat gawin sa game, no? Kung mag-ano kayo, kung magko-commit kayo sa game or iintindihin nyo yung game. Okay? Pero kung earnings lang talagang habol nyo is buyer ranking ang pinakamabilis dito. Okay? So ngayon, try natin mag-log in. So since ngayon is 26 or 4 days na lang is matatapos na itong ating league. So congrats sa mga nakaabot sa ranking. So far, hindi po ako nakapag-rank ngayon kasi na-compromise nga ang aking MetaMask. So next month na ako magpaparank, gagamit ako ng ibang MetaMask. No? So ito yung mga makaka-avail. Ang taas yata ng ano ngayon, no? Ah, 47. Ito, 47. Ito yung mga top, no? Si Styles, ito ang ating pinakamasipag na ano, club member natin, no? 40-matic ang pwede niya mapanalunan at the end of this month, no? So, amateur, take note, kung bago lang kayo dito, ito madali dito makapasok. Kailangan nyo lang maka-avail ng 10,000 na points, score points, no? Hindi, 5,000 lang yata. Ayun. Ay, hindi, over pa pala, oh. 3,000 score points, so may makukuha ka rin kaso mababa na. I think baka 10,000 score points case makakakuha ka rin ng 2-matic. So, free lang na yun, no? So, kumbaga, free to play lang naman yan. Anyways, kaya mababa. Hindi ganun kataas, pero at least makakakuha kayo free. Konting grind lang ang gagawin nyo. Wala kayong babayaran. So, makaka-earn pa rin kayo. So, kaya ini-invite ko pa rin kayong itry nyo itong social games. And then, since social games ang ating main game and ambassador tayo sa Pilipinas, ito kasama natin sila Sir JC, si Brother Ninja, and si Game Master. Okay? And take note yung sinasabi ko na pre-NFT. Gaya na sabi ko dito sa referral. No, medyo hindi tayo, konti yata at wala yatang tumapos ng ating ano. I know 100% yun lang yan. May chance kayo magkaroon ng NFT coming sa ano na social games. January 25. Kaso hindi sila nag-commit. Gumawa lang sila ng account. So siguro hindi nila nag-guess pag-ano. No? Take note din kasi pag may questions kayo about sa social games, ispunta kayo sa Discord server. Every night online kami doon. Nagkakaroon kami ng live play. No? Iba't ibang games yung nilalaro namin. So pwede kayo makipag-chikahan doon sa amin. Makipag-ano. And then mag-ask kayo ng questions about sa mga particular game. Also, yung mga games na nire-review natin, no? And especially dito sa social games, okay? So, yun lang ang latest update natin dito, no? So, bago na yung kanilang website. So, kung trip nyo, ano, pwede nyo bisitahin itong website na to. And if meron kayo mga gusto malaman more about dito sa game ng social games, i-browse-browse lang kayo dito sa website. Makikita nyo kung ano yung mga dapat nyo malaman about dito sa social games, okay? So yun lang, hanggang dito lang tayo sa video, no? So don't forget na social games pa rin po ang ating ano, main game, no? So yun lang. So visit na lang kayo sa Discord, no? Our well place po muli. So thank you ulit for watching and see you sa next video natin. Bye-bye.